Pati presyo na ilang produktong gawa sa harina at asukal, tumataas na rin. Para hindi malugi, ay gumagawa na ng paraan ang ilang panaderya. Nakatutok si Bernadette Reyes. Ang nakagisnang pandesal ng mga suki sa panaderyang ito sa Maynila, pinaliit at binawasan na ng 10 gramo. Sa taas kasi ng presyo ng harina, sinubukan na raw ng panaderya na itaas ang presyo ng pandesal, pero sa halip na mabawi ang gastos. Yung sales namin ang bumaba. Community bakery kami, hindi na bumibili sa amin ang mga tao dahil nagtaas kami ng presyo. Bukod sa mataas na presyo ng harina, tumataas din ang presyo ng ibang sangkap ng tinapay tulad ng asukal. Idagdag pa dyan ang walang prenong pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ayon sa industry sources, 39 pesos kada kilo na ang karaniwang presyo ng harina kumpara sa 32 pesos noong nakaraang taon. Ang asukal naman, 62 pesos na mula sa dating 50 pesos kada kilo. Malaking bahagi rin daw ng production cost ang petrolyo. Everything is fuel-based because we use a lot of diesel fuel to put up our sugar crop, our trucks to haul our cane, use diesel. Yung tractors, yung irrigation, our biggest expense, all of that uses diesel fuel. Ayon kay Presidential Advisor for Entrepreneurship Joey Concepcion, sinabayan pa ang pagtaas ng produktong petrolyo ng kaguluhan sa pagitan ng Russia at Ukraine. If war does erupt in between the two and the whole world gets into this, commodity prices will even further rise. No? And Ukraine, it's one of the largest suppliers of wheat in the world. They supply about 25%. Pakiusap naman ng Philippine Federation of Bakers. Kung kaya naman ninyo na huwag nang itaas pa sa kapatid natin sa industriya, i-maintain lang po natin sa dating presyo. Kapag dumami ang mamimili ng tinapay, ay di makakabawi kami sa volume naman. Bukod sa tinapay, pati ibang produkto na gawa sa harina at asukal, tumataas ang presyo. Ang mga biskuit sa Divisoria sa Maynila na dinarayo ng mga reseller dahil sa murang presyo, nagtaas na rin ng 5 piso kada pack. Nabawasan yung tubo namin dahil tumaas po yung bilhin. Pati mga candy, tumaas na rin ng 5 pesos kada pack. Sinisikap ng GMA News na makuha ang pahayag ng Philippine Association of Flour Millers at Sugar Regulatory Administration ukol dito. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 oras. Ayon naman kay Hermenegildo Serafica ng Sugar Regulatory Administration, patuloy ang kanilang monitoring sa mga stock ng asukal at nagsasagawa rin sila ng spot inspection sa mga warehouse ng asukal.